Horror story time. Alam ko marami nag-abang. Tapi kakaya muna. Natatakot ako sa horror story. Lalala, horror. Kaya dapat hug kita. So, nangyari nga to last year, guys, dun sa apartment namin dati. Nung lumipat kasi kami dun, guys, ako lang mag-isa. Ako lang lahat may dala ng mga damit. Dahil si Romeo nga nasa trabaho dun. So, pumunta ako dun ng 5 a.m. ng umaga. And, syempre, after ko mag-ayos-ayos dun, nakatulog ako. So, mga bandang 7, biglang may kumatok. Eh, ang pagkakatanda ko, wala namang nakakaalam paano doon kami nakatira. And wala nakakakilala sa amin ng mga kapitbahay. So, pinapakiramdam ako lang, sabi ko, kumatok 2 beses pero hindi naman nagsalita. Kasi kung meron mang pupunta doon, yung pinsan lang ni Romeo na tumulong sa amin para makalipat doon sa bahay na yun. Eh, wala naman siyang sinabi na pupunta siya nung araw na yun. So, nagtaka ako, ba't kaya may kumatok pero di nagsalita? Although, syempre, pagkakatok, tinanong ko sino yan, hindi siya sumagot. Pagbukas ko ng pinto, guys, walang tao. So anyway, noong una, hindi ko muna pinansin. Kasi ako, baka pagod lang ako. Baka guni-guni ko lang. And then yun nga, nagkataon na yung isa sa mga nakatira dun sa baba, naging friend namin. And then natanong niya sa akin, wala daw ba akong ibang nafe-feel dun sa taas? Alam mo yun, parang sumakto na, oh my God, meron ako na experience nung unang araw pa lang. Then sabi ko, oh, bakit? Sabi niya kasi dati yung nakatira dyan, sinapian. Sabi ko, ha? Sinapian? Sabi niya, oo. Parang may mga duwende daw kasi na naglalaro-laro dun sa apartment na yun. Kaya sabi ko, baka naman di totoo yan. Syempre ayoko ding isipin na totoo, baka matakot lang din ako. Eh madalas na ako nga lang mag-isa nasa bahay. And then ito na nga nag-ECQ, may mga times talaga na ako lang mag-isa buong araw. Tapos hindi pa pwedeng umalis, lumabas. Eh nangyari kasi nung bumaliktad yung umaga sa gabi ko ng ECQ. So umaga ako tulog kapag wala si Romeo. And then lagi talaga ako nagigising, laging may kumakatok. Kung hindi kumakatok, may nararamdaman ako naglalakad sa tabi ko. Wala pa kasing bed frame yung kama namin noon. So kapag kami naglalakad, tapos ito yung kutsyon, ramdam ko na agad. So lagi talaga ako nagigising noon. Sabi ko, sino kaya yung naglalakad-lakad dito? So kada nagigising talaga ako ng umaga, lagi akong tumatawag kay Romeo. Kahit na istorbo ko na siya sa trabaho. Then may isang araw, late na umuwi si Romeo galing trabaho. So edi ako, nag-aantay lang ako doon, di ako makatulog. Nakahiga lang ako, pero patay na yung ilaw, LED lights na lang bukas. Tapos nakarinig na ako ng footsteps paakyat sa bahay namin. Kasi nga third floor kami. So sabi ko, ah, nandiyan na si asawa. So bumangon na ako, abangan ko na sana para buksan yung pinto. Kumatok naman, 2 katok lang ulit. Kikilabutan ako. And then syempre, tinatanong ko talaga lagi, sino yan? Hindi ulit nagsalita. Sa isip-isip ko, loko-loko to si Romeo, baka pinagtitripan na naman ako. So ginawa ko, tinawagan ko muna yung number niya. Kasi kung siya talaga yun, maririnig ko naman mag-ring yung phone niya sa labas, diba? Kaso hindi. Tapos sumagot si Romeo. Sabi niya, asawa, nandito pa ako sa biyahe. Sabi ko, sino to na sa harap ng pinto? Grabe talaga guys, nung nangyari yun, Diyos ko, gusto kong magtago na lang sa CR. Kaso kumatok ulit. So kumuha na ako ng mga something na pwede ko ipanghampas. Although naka-double lock yung pinto. Sabi ko, sino ba yan? Ayaw talaga magsalit. Nilaksan ko yung loob ko, binuksan ko yung pinto. So pagbukas ko ng pinto, wala ulit tao. Pero biglang humangin ng malakas. Guys, kulob yung hagdan na yun papunta sa pintuan namin. As in, imposibleng magkakaroon ng hangin galing labas. Tapos alam mo yun, pagkahangin sa mukha ko, tumaas yung balahibo ko sa batok. So iba'y naramdaman ko, natakot talaga ako. Tinawagan ko agad si Romeo, sabi ko, asawa mo, umuwi ka na, natatakot na ako dito. And then mga after 20 minutes, dumating naman siya. So edi okay na, medyo napakalma niya na ako. Kaso eto na, nanaginip ako. Na sleep paralysis ako guys. So habang nananaginip ako, hindi ako makapagsalita, hindi rin ako makagalaw. Tapos yung pwesto kasi ng pagkakahiga ko noon, naka side view, nakaharap dun sa may bintana ng kusina namin. Actually, hindi ko nga alam kung panaginip ba talaga yun. Kasi bukas yung mata ko, nakikita ko talaga yung bintana ng kusina namin. And then may nakita akong lalaki na pumasok galing sa bintana. As in, dahan-dahan siyang lumulusot dun. Hanggang sa nakalusot na siya dun sa bintana. And then nakatapak na siya sa may lababo. As unti-unti siyang lumalapit sa akin. Eh kaso, hindi ako makasigaw, hindi rin ako makagalaw. As in, na-stuck talaga yung ulo ko na nakatingin dun sa And then habang nangyayari yun, napalapit na sa akin yung lalaki na yun, na hindi ko naman alam kung tao ba talaga yun. Kasi madilim nga, silhouette yung dating niya sa akin. At nasa isip ko, sana po Lord magising na ako, ayoko na po, gusto ko nang gumising. And then yun nga, bigla na ako nagising. Ganun kasi ako kada na yung sleep paralysis or binabangungot. So nung kaya ko nang gumalaw, bigla talaga ako nagsisigaw. Sabi ko, Joe, may taong gustong pumasok. Tapos nag-iiyak ako, nag-hysterical talaga ako. And then si Romeo, bumangon agad, binuksan yung ilaw. And then wala naman siya nakita. Although sumilip-silip siya dun sa bintana, kung may tao ba doon, wala naman daw. And then nag-iiyak talaga ako buong gabi na yun. Ang lakas ng kaba ko, kasi alam ko talaga na nandun siya, at nararamdaman ko na nandun pa rin siya. And then kinabukasan, ako na naman ulit mag-isa sa bahay na yun. Although, sinabihan ako ni Romeo na pumunta muna ako sa bahay ng pinsan niya. Kaso tamad nga ako lumabas ng bahay, guys. So nandun lang ako, nag-isip ako ng pagkakabisihan ko, naglinis-linis ako ng bahay, and then pumatak na ulit ang gabi. Nakaidlip ako after ko maglinis ng bahay. So nalimpungatan ako dahil may kumatok ulit. That time talaga sabi ko sure na ako si Romeo to. Kaso,